At ito mayo bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala natin po minamahal mga karal, ating beloved elder, beloved brother, Romy Bilides. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ama namin banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sama-sama ang aming pinapabot sa iyo, Panginoong Jesus, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Jesus, sa gabing ito, Panginoong Jesus, sa taglay naming kalakasan, kalusugan, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Jesus, at sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan, Panginoon, ito yung nilangisan, at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, at narito kami, Panginoong Jesus, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Let my lips be thy lips. At amutawi ang iyong dakilang salita upang aming maunawaan ang iyong kalooban, ang iyong nais sa aming mga buhay. And we ask you, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, open the spiritual ears, open the spiritual eyes of your people in this place, O God, na aming maunawaan ang iyong kalooban. At sa pangkat ng panalangin ng aming ginagalang na ebanghelista, Pastor Willie Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt. Kulang sa pananampalataya, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord, hallelujah, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bobinier. Aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga, dubling paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, buong beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, sa ating mga live webcast viewers na talagang patuloy na nakaantabay, na talagang purihin ang ating dakilang Diyos, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ating beloved pastoral workers, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat ng buhay na buhay at gising na gising ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, purihin ang ating dakilang Diyos, dahil talagang tunay na talagang mapalad ang bawat isa, na talagang patuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, na talagang kung ating titignan ang ating mundo mga minamahal, na
talagang maraming nagaganap, mga minamahal, at talagang hindi lingid sa atin na talagang nagaganap na ang lahat ng nakasaad sa aklat ng Matthew 24, mga minamahal. Amen! At kanina lamang po, mga minamahal, ay nagkaroon ng lindol dyan po sa off ng Surigao del Sur, 5.1 magnitude. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, ang bawat isa ay narito patuloy na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pag-aralan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay manatiling gising, mga minamahal, dahil ang ating pag-aaralan, ito ay napapanahon at ito ay napakahalaga. Lalo na, mga minamahal, tayo ay nasa huling araw na, mga minamahal. Ating buksan ang ating Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Job, chapter 17, verse 9. Kindly po pakibasa Job, kapitulo 17, talatay 9. Aklat po ng Job, kabanata 17, talata ay 9. Gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad, at ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Ang sabi dito sa wikang Ingles, mga minamahal, the righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Amen. Nagsabi, mga minamahal, tayo ay magpapatuloy. Amen. Itong ating pag-aaralan, mga minamahal, ibigyan natin ang titulo na ang tunay na Kristiyano na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad. Amen. Dito sa ating teksto, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay talagang patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dumadalo tayo 3 times sa week, mga minamahal, dahil nais natin, nais mo na talagang masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Nais natin na masunod ang ating dakilang Diyos, dahil lahat tayo ay hindi pa perpekto, hindi pa po matuwid, at hindi pa po ganap. Amen! Pero sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nandito, mga minamahal, tuwing tayo ay nananambahan, dumadalo 3 times a week, mga minamahal, nagiging ikaw, ako, tayong lahat ay matuwid sa paningin ng ating dakilang Diyos kapag ikaw, tayong lahat ay napuspos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Katulad kanina, mga minamahal, talagang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, dahil talagang hindi niya pinagkait ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen! Ang sabi nga, mga minamahal, sa aklat ng 1 John chapter 1, verse 7, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Amen. Sa tuwing ikaw ay narito, narito tayo, mga minamahal, tayo ay lumalakad sa liwanag. Amen. Kaya napakahalaga
na ang bawat isa mga minamahal ay nandito lagi, mga minamahal. Nasa tuwing ikaw tayong lahat, mga minamahal, ay narito umaawit, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakikinig sa bawat pangangaral dito sa pulpito, at ikaw ay talagang nagkukonsentrate, mga minamahal. Amen! Nagiging ganap sa harapan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ipinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen! Kaya't sa ating buhay, sa iyong buhay, mga minamahal, may mga mananampalataya, may mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang nananatili, nagpapatuloy. Mayroong hindi nagpapatuloy, mga minamahal, at mayroon ding nagpapabaya sa kanilang spiritual, mga minamahal. At tandaan natin, mga minamahal, na kapag ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay hindi nagpatuloy, mga minamahal, o sabihin na natin nagpabaya sa kanyang spiritual, mga minamahal, ay mayroon pong tinatawag, mayroon pong salita ng ating dakilang Diyos, mayroon pong danger, mayroon pong panganib. Amen! Na ang akala natin, mga minamahal, ay ganun-ganun lang po, binabaliwala, nagpapabaya sa spiritual. Ano po, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan pag iyong pinabayaan, pag ating pinabayaan ang ating spiritual, mga minamahal? Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Hebreo chapter 2, verse 2 up to 3. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 2, ang talata po ay 2 at 3. Ganito po sinasabi, sapagkat kung ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una na pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? Amen. Amen. Praise the Lord. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating napakinggan, mga minamahal, dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Amen. Ayan po, mga minamahal, sa ating pagbabaya, sa ating spiritual, may matuwid na parusa, mga minamahal, at may kabayaran pag tayo ay nagpabaya. Amen! Kaya sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga nagpabaya, mga minamahal, na talagang pinabayaan, mga minamahal, ang paglilingkod, pinabayaan ang kanilang unang pag-ibig. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, may laban siya sa atin. Amen! Revelation chapter 2 verse 4, mga minamahal, ang sabi dito, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ito ang laban ng ating dakilang Diyos sa mga nagpabaya, iniwan ang kanilang unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya po, mga minamahal, mapalad kayo, mapalad ang mga Kristiyano, mga minamahal, na nandito, nananatili, nagpapatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mayroon ka, mayroon tayong katiyakan sa ating
kaligtasan. Mayroong kasiguraduhan. Amen! Ating sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! Kaya minsan sa ating buhay, sa mga nagpabaya, sa mga nanlamig sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, ating naririnig, mga minamahal, na habang ang tao ay mayroong buhay, ay mayroong pag-asa. Amen! Kaya sa mga hindi nagpapatuloy, mga minamahal, sa mga nagpabaya, mga minamahal, habang may panahon, ay magpatuloy, mga minamahal, at manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpatuloy at lalakad, mga minamahal, ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang una na ating gagawin, mga minamahal, sa paglakad na matuwid ay talagang patuloy at patuloy lamang, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, bukas at sa mga panahon na darating. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, bawat isa sa atin na narito at sa ating mga beloved brethren na nanonood live webcast viewers, mga minamahal, napakahalaga at kailangan na tayo po ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay walang katapusan. Amen! Walang katapusan ang ating paglilingkod habang taglay pa natin, taglay mo pa ang kalakasan, kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos na kailangan na alam natin, mga minamahal, ang pumalakpak, ang magpuri sa ating dakilang Diyos, dahil doon sa langit pagdating natin, doon, mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri ng magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga po, ang bilin ng ating parents in the Lord, mga minamahal, na lagi tayong dumalo at makinig palagi. Makinig ng pangangaral upang lumago ang ating pananampalataya at upang ikaw, tayo, mga minamahal, ay lumakad ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mayroon tayong 3 times a week na pag-aaral, mga minamahal, upang maabot natin, mga minamahal, ang 100% na pananampalataya, mga minamahal. Amen! Upang sa iyong patuloy, sa ating patuloy na paglilingkod, ay maabot natin ang nakalulugod na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ito, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad. Ano ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 10 verse 12? Kindly po, Deuteronomy chapter 10 verse 12. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, ang kabanata pages, ang versikulo 12, ganito po ang sinasabi. At ngayon, Israel, anong hinihingi sa inyo, sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, ito ang nais ng ating dakilang Diyos. Sa lahat ng mananampalataya na ang sabi, ibigin ang Diyos ng buong puso, paglingkuran, buong kaluluwa. Amen. Ito ang hinihingi ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen.
At yung ibig sabihin, mga minamahal, na may takot sa Diyos ay mayroon ka, mayroon tayong takot na gumawa ng kasalanan. Amen. Takot ka, takot tayo na hindi makadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Takot ka na hindi ibigay ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ang sabi, mga minamahal, matakot ka at lumakad sa lahat ng kanyang mga daan. Amen. At once na ito, mga minamahal, ay sinunod natin, ginawa natin, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, magmamana ka, magmamana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Huwag tayong lumakad sa ibang daan, mga minamahal. May sinabi, may napakalinaw na instruksyon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo ay lumakad sa tamang daan. Tayo, ikaw, ay mag-concentrate sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen! Dahil kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay lumakad sa ibang daan, isang tiyak, mga minamahal, mapapariwara po sila. Amen! Nangyari na po, mga minamahal, yan sa mga hindi sumunod, sa mga talagang dumaan sa sarili nilang lakad, mga minamahal. Kaya't sa ating buhay, lagi nating tandaan, mga minamahal, na lumakad tayo sa daan sa sinasabi ng ating dakilang Diyos. Na ang sabi, ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kapag iniibig mo, kapag iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na kailangan, hindi na kinakailangan na sabihin sa iyo, na sabihin sa atin na lagi tayong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Pagtunay, mga minamahal, na iniibig natin ang ating dakilang Diyos, nakahanda lagi ang ating ikapo na ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang tunay na umiibig sa ating dakilang Diyos, talagang susunod at susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, paglilingkuran ng ating dakilang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Amen! 100% mga minamahal na paglilingkod. Hindi po pwede yung 50% sa sanlibutan at 50% sa banal na gawain. Ang nais ng ating dakilang Diyos, yung 100% na paglilingkod, mga minamahal. Amen! Upang ikaw, tayong lahat, ay makatiyak na magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Kaya sa panahong ito, mga minamahal, sa panahon natin, talagang tuloy-tuloy ang ating paglilingkod, mga minamahal. Huwag huminto, mga minamahal. Maliwanag po, mga minamahal, sa sikat ng araw, ang mga signs na tayo ay nasa huling araw na, mga minamahal. Amen! Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. At malapit na rin tutunog ang trompeta. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano na matuwid, magpapatuloy sa kanyang lakad. Dahil, kindly pakipakibasa po, Unang Hari, Kapitulo 8, ng talatay 61. 1 Kings chapter 8 verse 61. Amen, praise
praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang hari, kapitulo 8, ang talata po ay 61. Ganito po ang sinasabi, kaya maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Amen. Amen, praise the Lord. So, papaano tayo magiging sakdal, mga minamahal? Ang sabi ng ating dakilang Diyos sa ating nabasa na magsilakad sa palatuntunan ng ating Panginoon. Amen. Matagal na tayong Kristiyano, mga minamahal. Kabisado muna, kabisado na natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Bumilang na tayo ng taon, mga minamahal, pero ang iba nakalimutan na nila ang kanilang gampanin sa ating dakilang Diyos. Nakalimutan na nila ang palutuntunan ng ating dakilang Diyos. Nung sila, mga minamahal, ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos, pinasagana ng ating dakilang Diyos ang kanilang buhay, nakalimutan na nila ang nagpala sa kanila. Amen. Ngunit mapalad ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na talagang sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kahit may problema, kahit may trial sa ating buhay, talagang patuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos na ang sabi upang tayo ay maging sakdal, ganap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po, mga minamahal, huwag nating hahayaan, mga minamahal, na hindi masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang iba, pinasagana na, mga minamahal, sila ay nasa comfort zone na, may namahal, hindi na po natin sila makita. Amen. Kaya nga po ang laging bilin ng beloved pastor, mga minamahal, na talaga kung ating titignan ang kanilang pangangaral, mga minamahal, na ang lagi, wag na wag absent sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil kung halimbawa hindi tayo nakadalo at nag-rapture, tayo po ay maiiwan. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Tandaan natin, mga minamahal, na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, wala nang ihigit pa sa gawain ito, mga minamahal. Amen! Ang ating mga karamdaman, iba't iba yung ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Nung tayo, mga minamahal, ay nasa ibang pananampalataya, ba't tayo ng karamdaman, hinanap natin ang tunay na Diyos, ngunit hindi natin nakita, ngunit nung makita natin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng ating karamdaman, lahat ng karamdaman mo, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil tunay na natagpuan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil sa pag-aayuno, pagluhod, prayer ng beloved pastor, mga minamahal. Amen. Noon, mga minamahal, noong dati, mga minamahal, ang problema ko sa aking buhay ay laging mataas yung aking blood pressure, mga minamahal. Tuwing ako, mga minamahal, ay nagpapa-medical, mga minamahal, yun lagi ang nangyayari na mataas ang aking dugong, mga minamahal. Ngunit nung ako ay nakadalo dito, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig, sa makapangyarihan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung high blood ko, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito ko natagpuan ang tunay na kagalingan, mga minamahal. So, ibig sabihin, wala nang ihigit pa
sa gawaing ito, kaya't sa ating buhay, tayo ay magpapatuloy sa ating paglakad, mga minamahal. Amen! Patuloy na lalakad, mga minamahal. Ang tunay na Kristiyano na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad dahil ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 6, verse 10, ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Ang lahat ng matuwid, mga minamahal, na lumalakad sa panukala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi niya lilimutin ang iyong gawa, hindi lilimutin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ating gawa, mga minamahal. Amen. Ang iyong pagdalo natin sa overnight, alam na alam yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung ating titignan kahit ang mga ibang mananampalataya, kahit ang mga ibang lahi, sila ay nagugulat pag tayo ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! At bakit, mga minamahal? Dahil kakaiba ang pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating buhay, sa iyong buhay, kahit maraming pagsubok, kahit maraming suliranin sa ating buhay, ay nandyan na tayo ay talagang masaya, mga minamahal. Bakit? Dahil nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tunay na Kristiyano na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad. So habang hinihintay mo, habang hinihintay natin, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang iyong gawa, ang gawa natin ay hindi yan lilimutin ng ating dakilang Diyos. Sampalatayanan mo yan at patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong basahin, Hosea chapter 6, verse 3. Hosea chapter 6, verse 3. Dito po sa aklat ng Hosea, kabanata 6, talata 3. At ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, bawat sumasampalataya, mga minamahal, at bawat nagsisipaglingkod ay patuloy na maglilingkod. Amen. Patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos upang iyong maunawaan, ating maunawaan na lubusan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Pero bakit may mga Kristiyano, may mga mananampalataya na hindi nagpapatuloy, hindi po sila nananatili, mga minamahal? Dahil hindi nila lubosang kilala, hindi nila lubosang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi nila iningatan ang kanilang pananampalataya, hindi nila iningatan ang kanilang dakilang kaligtasan, kaya sila nalihis, kaya po sila nawalay, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang andyan ang ating parents in the Lord na laging nananalangin sa bawat isa sa atin na tayo ay manatiling nakatayo, mga minamahal.
Amen. Andiyan ang ating beloved ordained preacher na talagang nangangasiwa sa bawat isa sa atin na patuloy na ipinapanalangin ang bawat isa. Andiyan ang ating mga beloved elders na gabi at araw, bawat isa, tayo ay kanilang ipinapanalangin. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya ta sa ating buhay ay manatili, mga minamahal. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad dahil ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang pagmamahal, ang pag-ibig, mananatili, magpawalang hanggan. Amen! Proverbs chapter 4, verse 13, ang sabi dito, mga minamahal, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Ang sabi yung salita ng ating dakilang Diyos ay huwag nating bibitawan, mga minamahal. Dahil ito ay iyong buhay, ito ay ating buhay, mga minamahal. Sumampalataya tayo, mga minamahal, panghawakan, magpatuloy, manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung ikaw, kung tayo, mga minamahal, ay nasa panahon ng kahirapan, nasa panahon ng karamdaman, panghawakan mo, panghawakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagpapagaling. Amen. Nilutas, lulutasin ang ating dakilang Diyos ang lahat ng ating problema. Kaya't sa ating buhay, huwag na huwag kang bibitaw, mga minamahal. Amen. Hindi ka man, hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal, ngunit tayo ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, last verse na lamang po, ang tunay na Kristiyano na matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad dahil ano po ang sinasabi sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Tignan niyo, mga minamahal, nasa sinapupunan, nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, ay kilala ka na. Kilala na ako, kilala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya tignan nyo, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay nyo ang kalakasan, kalusugan, taglay nyo, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit ikaw, ako, tayong lahat ay mananatili, magpapatuloy, mga minamahal, dahil tinawag tayo na ang matuwid ay magpapatuloy sa kanyang lakad. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay
Paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin, mga minamahal. Maging ang kahirapan, mga pag-uusig, mga pagsubok, kamatayan man, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat tayo lubos na iniibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa kabila ng ating mga pagkukula, madalas, mga minamahal, lagi tayong may pagkukulang sa malapit, sa ating mga kahinaan. Subalit ang ating dakilang Diyos, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon, mga minamahal. Pagsisihan lahat ng ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. Magpatuloy lamang tayo, mga minamahal, kung saan tayo nadapa. Bumangon tayo, mga minamahal, huwag tayong manatili sa pagkakalugmok. Tumawag tayo sa ating dakilang Diyos. Kailangan natin ng kalakasan. Ang mahal na Panginoon, nagbibigay ng kalakasan. Kailangan natin ng kagalakan. Ang mahal na Panginoon, nasa Kanya na lahat, mga minamahal, ng ating mga hinahanap. Kahit magpatuloy lamang tayo sa ating paglilingkod, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga minamahal. Huwag tayong tumingin sa tao. Huwag tayong tumingin sa ating mga paligid. Ang tignan natin, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa ating mga minamahal, hallelujah, mga bisita, mga beloved viewers, meron tayong tungkulin. Ang tungkulin natin paglingkuran ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo lumitaw sa mundong ito. Dahil yan sa habag ng ating dakilang Diyos. Meron tayong dapat gambanan. May duty ang bawat tao ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang bawat isa, kailangan ng ating dakilang Diyos.
kailangan natin ng kaligtasan nagmumula sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya tanggapin natin ating pinakamamalapeng Diyos bilang Diyos sa ating tagapagligtas ng ating buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa panalangin na sasambitin ang iyo bang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Malapeng Jesus, Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Master Wildis Radalmeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Marlon Painon, Hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kalimang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa sampu ng kalimang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Ating pong ipaabot sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat ng ating mga hinaing. Hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Taunang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Hugasan mo po kami, linisin ang iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay lahat ng pangailangan, o Malapino, ng bawat siya sa amin, kagalingan sa karamdaman, Malapino. Hallelujah. Katuparan mga pangarap, mga kapayapaan, kagalakan sa puso, isipan, trabaho ni Diyos, Malapino. Ipagkaloob mo po sa bawat siya sa amin, Malapino. Amin ang kinlahat na katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ating ipatungka ng kamay sa ulo, mga minamahal. Kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Isipin natin ang ating pundel and beloved honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda, ang naglelehan sa atin, mga minamahal. Palayasin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, liver cancer. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y tatalon. 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuran pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na pensyon po lamang.